Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Enzo Buenaflor mula sa Immaculate Heart of Mary College, Paranaque at kasalukuyan ding mag-aaral ng MA Araling Filipino, Wika, Kultura at Media ng DLSU Departamento ng Filipino. Sa presentasyong ito, nais kong ibahagi ang aking pananaliksik tungkol sa kabuuang topografiya ng mga diskursong pangkasarian sa 27 undergraduate thesis ng programang ABPHS ng DLSU Departamento ng Filipino. Tatlong metodo ang ginamit sa pag-aaral na ito. Una, ang archiving method. Pangalawa, pagsusuring pangnilalaman o content analysis. At pangatlo, empirical na pagsusuri. Ayon sa pagsusuri ng mga datos, napag-alaman na pagdating sa mga paksain, pinakamaraming pag-aaral ang naisagawa tungkol sa kasariang babae at lalaki sa mass media. Tampok sa pag-iimahin sa babae sa mga advertisements, katulad ng television, print at billboard advertisements, ang kolonyal na konsepto ng kariktan o kagandahan, mula sa maputing kulay ng balat na iniendorso ng mga skin whitening products hanggang sa mga gawing katanggap-tanggap sa isang lipunang patriarkal. Sa pag-iimahin naman sa lalaki, may dekonstruksyon sa pagkalalaki bilang feminisado, ibig sabihin, branded at sexualisado. Sa usapin ng metodo, gumamit ng methodological triangulation upang pag-aralan ang kasarian. Ibig sabihin, bagaman nangunguna ang content analysis o pagsusuring pangnilalaman bilang metodo, gumagamit ng dalawa o higit pang metodo upang mas maging obyektibo at malalim ang pagsusuri sa ugnayan ng mass media at kasarian. Panghuli, kapansin-pansing mas maraming mga undergraduate thesis ang naglalapat ng banyagang teorya sa pag-aaral ng kasarian. Sa usapin ng pag-aangkop o pagsasakatutubo ng mga teorya, magandang bigyan ng rehistro na hindi naman ito problema kung akma ang pagkakagamit ng mga ito sa paksang pinag-aaralan, ngunit hindi may kakailang ang maliit na bilang at bahagdan ng teoryang Filipinong ginagamit sa pananaliksik ay hamon sa mga susunod na henerasyon ng mga mag-aaral ng araling Filipino na maging tapat sa mga prinsipyo ng Filipinisasyon. Dito na po nagtatapos ang aking presentasyon. Maraming salamat sa inyong lahat at muli magandang araw. Mabuhay ang Araling Filipino!